So kuya, bakit kailangan ano, lagyan ng vacuum? Para matulog na yung hangin, kasi yung hangin niya giging mustura sa system. Ah, sa AC system. Oo, kasi pagkaalim. Yun talaga, bawal skip yun, di ba kuya? Bawal skip yun. Kasi anong pwedeng ano, mangyari? Yung sa pababacuum yan, yung mustura kasi pagka nalabigan ng yelo yan. Ah, so kaya yun yung nagkakaroon ng incidence na nagyelo ang low side. Oh, iba yun. Sa expansion valve naman yun. Magbabara yun. Pag pagkaroon ng mga chemical sa loob ng system. Abo. Pag nalamigan yung moisture, mamumuo. So magbabara yung expansion valve. Kasi tubig yun, you know? Tubig. Tapos kuya, ano, paano din yung, bakit ginagawa pala yung, ano ba to, flashing ng linya tsaka ng evaporator? Para malinis yung linya. Kasi kapag sobra malangis naman yung linya, yung flow ng freon, hindi normal, mababarahan. Yung makabarahan. Para maganda yung flow ng freon, dapat malinis yung system. Every anong mileage yun, kuya? Walang mileage yun eh. Pinapakiramdaman lang. Oo, pinapakiramdaman. Pero actually sa aming technician, halimbawa, everyday useful yung sasakyan. Abo. Lagi kang pumasara siya. Kasi mga taxi. Katulad mga taxi, kailangan mga 6 months. 6 months. Yes, twice a year. So yun, kailangan po general guys, general cleaning na rin siya. Every 6 months. Kung daily nyo ang kotse, kailangan mapalinis every 6 months. Tapos kuya, may incidents na minsan daw, pag tumatakbo, malamig. Pero pag naka-traffic, mainit daw. Ano dalawa daw po yun? Dalawang option na mayroon na pwedeng tingnan. Compressor, low. Pwedeng mahina yung bomba ng compressor. Kung nag-high pressure sa hindi gumagana yung fan. Ayun. Kaya pag tumatakbo, pag nakasagap ng hangin, nalalamigan yung condenser, so lumalamig. Lumalamig siya. Pagka nakatigil, doon maramdaman na para nawawala naman. Nawawala naman siya. So dalawa yun. Apo. Ayan, so niloload ni kuya ang 134A refrigerant. Rebuild po ng ng compressor. Bakit yung sa Nissan hindi daw po pwede? Yung Denso kasi, sample natin kasi sa Denso, piston type yun. Piston type. Uh-oh. Tapos sa Nissan, screw. Sa Nissan, hindi ako nakapagbukas dito pero... Pero nagsabi screw type daw, sir. Screw type. Bakit daw kuya, ang malaking question eh. Diba ang piston, nare-rebuild daw, syempre. Kinakalkal daw yung loob. Sa screw type, di ba, same principle daw. Bakit kaya hindi po... Muna kasi sa pyesa, madali makahanap mo. Ayun! Pyesa. Take note tayo doon, mga guys. Pyesa. Sige, pangalawa ko ya. Yun lang naman, eh, no? Yun lang naman, eh. Kasi sa pagdating sa kalkala ng content na compressor ng Nissan, wala ka mabibiling. Wala talaga. Oo, yun nga. Nanguna na yun. Yun ang una. Yun ang pinakauna. Sige yun po. Talaga yun. Yun talaga ang pinakaano. Sir, kuya, sa tagal, ilang taon na po kayong naggagawa ng freon as a technician? Ay, ano na? Dekada? Ako, 17 years old ako. Ako, grabe na pala. 40 na ako ngayon. So, talagang veterano na po talaga kayo, sir. Hindi naman ganun kagaling. Humble pa si kuya. Pinaon na niya ang aircon kasi loaded na ang refrigerant. So, kailangan mabomba ng compressor. Nauna yung makina kasi nakabomba na ng freon ang compressor. So, umiikot naman yung dalawang pan. Mahina na po. Kaya sa proper way na loading ng freon, ano yung hudyat na full na o tamang level na yung freon. Kasi di ba pag sobrang freon, naglo-loss compression ng sa mga ganitong model,
Asukapaan din talaga. Ay, yung tinatawag na side glass. Opo, yung ano? Yung may tender dryer. Opo. Pero kung wala namang tender dryer, ang inakasiyahan ko, depende rin kasi sa technician yun eh. Opo. Sa akin, dito ko tumitingin sa side at sa hot line. Opo. Patulad dito, medyo mainit na. Pwede ko na yan yun para wala kang reading. Anong reading po nun? Kasi pagkasi na isang, kasi kung medyo maganda pa yung pump na compression at yung patulad din ako ng reading kasi ng nissan, lalo pang bagong labas ng kasa, 19 lang eh. 19, oh. Pero kung ito medyo matanda niya. Matanda niya. 37 niya, nag-reading 13. Ito medyo kumbaga matanda. Kaya napapatay natin, bababa. Ito kasi medyo matanda na, kuya. Given na rin yung ano, matandaan. So, ano na rin pala yan? Due to, ano ba yan? Flashing po, na line. Opo, due to flashing. Sa side glass pa lang, makikita mo namin ito marumi na eh. Opo. nakita ni Kuya ang shortcut natin. Kasi sa documentation po namin, hindi po namin na-flash. Wala po kami nung pang-flash na ano. Na ano, kasi wala po kaming nahiraman. Ayun, nakita namin. Ayun. So guys, lahat ng shortcut method sa AC, nung paggawa ng AC, makikita talaga yan, mag-re-rely dito. So ito, nasabi ni Kuya, ano Kuya effect? Effect niya, mahinang umangat ang... Tapos plus na, mahina na rin yung compressor, syempre. So yun, sa mga nagtatanong na mga solid subscriber na bakit daw, matagal na nagpapahinga ang AC compressor nila. Nag-vary po yun sa actuator na nakalagay sa evaporator. Kasi sila po yung sensor na nagpapa-on at nagpapa-off ng AC compressor. Gawa ng pagpuno na ng moisture o malamig na masyado yung evaporator, yun yung nagpapa-cut-off. Sila yung sensor na nagpapa-cut-off sa AC compressor para magpahinga. Tapos sa resistor block, yun po ang nagko-control ng fan nyo. Yun lang po ang trabaho nun. Wag po kayo malilito doon kasi ang resistor block lang talaga ay kinokontrol yung motor na nakalagay sa evaporator. Tapos meron din po nagtanong na para saan ba daw ang expansion valve. So magandang tanong yun, expansion valve, kasi doon mo makikita na, kasi pag ang hininga ng tao, di ba, pag wide open yung mouth, pag hininga mo, is mainit, di ba? Pero pag medyo maliit or nakapout yung nguso, doon medyo malamig. So para pag nagtitimpla ka ng kape, hindi ka naman wide open ay hingahan mo yung kape, which is, di ba, parang nakapout yung nguso mo, nakanguso ka, tapos bago mo hipan. Kasi doon nag-vary yung yung malamig na cold air na nilalabas. Kasi nalilimit mo yung air na galing sa compressor is high side. Nalilimit mo yun. Which is low side pala. Nalilimit mo yun para hindi siya all out na papasok sa evaporator. So, ang kasaluhin evaporator is unting-unting lamig. So, yun yung nagpapalamig ng ice cold sa kanya. Then, sa lines, kailangan niya na ma-flush within 6 months if daily talaga yung kotse, like taxi. Tapos, kailangan palitan din ang AC dryer. Yun. Yung may reading glass na nakita doon sa vlog. Kasi kailangan, madalas nalilimutan ng mga AC shops yun. So, dapat kahit sa sarili nyo, alam nyo kung gano'n na katanda o gano'n nyo na last pinapalitan yung AC dryer nyo. Filter. AC dryer filter. Yun yung malaking baso. Wala kasi akong sample. Yun yung malaking baso or bottle na nakalagay sa mga line. Sa Nissan, nakita nyo nandun sa gilid. Yun. So, yun guys. Ring nyo yung ring button. Tsaka subscribe na rin kayo kung gustuhan nyo yung aking mga content. Kasi malaking bagay yun sa aking channel para magtuloy-tuloy ang
automotive tutorial natin. So, yan guys, peace out. So, maraming salamat nga pala kay Kuya Jojo ng AC Salitran. Nalimutan ko yung shop niya. Nawala, nakat kasi yung video, nalubad ako eh. So, malaking shout out kay Boss Jojo. Yun, solid subscriber din yan. Siya din yung may idea na mag-vlog daw ako ng ganito. Kaya, thank you, kuya. Thumbs up. Papasok na ako ngayon sa school. So, yun, upload ko lang tong video na to para sa inyo. See ya, guys. Thanks.